pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan, tanging Ikaw lamang, Yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinutulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo, wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa nami talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa ami pawang nagkasala, ang aming katulad kahit anong gawin ay dumingdi hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami ang dahong lagas. Sa simoy ng hangi tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang Salita ng Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyo na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Linggo, mga kapatid sa pananampalataya. Talagang napakabilis po ng panahon. Biglang umabot na agad ang Disyembre at unang linggo ng Adbiyento. Talagang hindi na po mapipigil ang pagdating ng Kapaskuhan. At tayo na may nagagalak sapagkat yan ang ating pinakihintay, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero bago tayo dumating sa Kapaskuhan, ay dadaan muna tayo sa panahon ng ating inang simbahan na tinatawag na Adviento. Ang Adviento po ay galing sa Latin na Adventus, nang ibig sabihin pagdating. Arrival. Oo. At dito po sa temang ito ng Advent, dalawa po ang tinutukoy na arrive.
Ang una po na arrival na tinutukoy ay yung parating na kapistahan ng Kapaskuhan, December 25, ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang ating ika nga, lalong-lalo na mga bata, sabik na sabik. Ano? Yung mga Santa Claus is coming to town, mano po ninong, mano po ninang, at saka yung malambig na ang simoy ng hangin, and so on and so forth. Yan po ang ating unang paghahandaan o gugunitain ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. When Jesus really became man by being born, na ipinanganak ng ating mahal na Birheng Maria sa Belen. So yan po ang unang arrival na ating ginugunita at paghahandaan. Ang pangalawa naman po ay yung tinutukoy natin na second coming of Jesus. So yung birthday po ni Jesus, yun ang kanyang first coming. Ito naman pong pangalawang pagdating o second coming of Jesus ay yun ang tinatawag na final judgment on the very last day. Yan. At the end of time, ika nga. Kung saan, ayon sa Banal na Ebanghelyo noong kapistahan ng Kristong Hari, kung kailan ang Panginoon ay darating in all His glory and in all His power, kasama lahat ang mga anghel. At ang tayong lahat ay matitipon sa Kanyang harapan. Huwag na tayong magtanong, paano mangyayari yun? Ay daming-dami na, bilyon-bilyon. Huwag na nating problemahin yun. Problema ng Panginoon Diyos yan. Siya na ang bahala. He is the Lord of everything and nothing is impossible with God. Amen? So, pagdating niya, haharap tayong lahat and this will be the final judgment na kung saan ang bawat isa ay huhukuman ayon sa kanyang buhay dito sa lupa. Kaya dapat pagandahan po natin ito sa pamamagitan ng malinis, matapat, mapagmahal na buhay dedicated to God above all things at saka sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap at sa mga hikahos. Ngayon, yung una pong pagdating ng Panginoon ay hindi na natin problemahin kasi may petsa na po yun eh. Regular na yan. Every year yan. December 25, ginugunita natin ang birthday ng Panginoon. Yung pangalawang pagdating, yung sinasabi kong final day, final judgment of the Lord, the day of the Lord, yan po ang problema. Hindi natin alam ito kung kailan mangyayari. At ito nga po ang buod ng Ebanghelyo. Kaya sinasabi ng Panginoon, be watchful. Maging mapagbantay kayo, mapagmatyag. Ha? Be alert, laging handa. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ito darating. At ang halimbawa nga po ng Panginoon ay yung may-ari ng bahay na nag-abroad, hindi naman sinabi kung kailan siya babalik. Kaya yung mga iniwan sa bahay na mga katiwala ay kinakailangang any day. Alam po ninyo, mahilig magkwento sa akin yung ating mga kababayan sa Hong Kong, yung pong mga nagtatrabaho sa bahay sa Hong Kong bilang mga domestic helpers po. Lalong-lalo na po yung mga nagsasabi sa akin, alam niyo Father, itong aming amo, buong family po mag-abroad yan, uuwi sa kanilang bayan sa England o sa Australia o sa Amerika. Tapos hindi naman po sasabihin kung kailan sila babalik. Basta babalik na lang daw po sila. Ay sabi ko, di ba malaking problema? Malaking problema nga yun, pero may solusyon naman po. Pagkaalis na pagkaalis sila, linis kami lahat. Palit kami lahat ng kurtina, beddings, and everything. Linis dito, linis doon. Walis dito, walis doon. Yung swimming pool, kung may swimming pool, lilinisin at lahat-lahat na. Ha? Para kung anumang araw sila, biglaing kaming dumating, ready ang bahay. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Laging handa. Isa pang halimbawa, ay wag namang mamasamain ng mga halimbawa, security guard sa gabi.
eh marami pong nahuhuli ng amo o bossing, busina na ng busina sa gabi, hindi magbukas ng gate. Bakit? Napakasarap ng tulog. Ang security guard ho sa gabi, lalo na sa gabi, ay dapat laging handa at hindi natutulog sapagkat hindi nila alam kung anong oras may darating o darating ang kanilang bossing. So mga kapatid, sana po ay tumimo sa ating isipan, puso at damdamin ang panawagan ng Panginoon. Hindi kayo nakatitiyak kung kailan ako muling babalik. The best is be prepared. Be alert. Maging mapagbantay sa pamamagitan ng buhay na malinis, kaaya-aya sa harap ng Panginoon Diyos at sa harap ng ninuman, at buhay na nagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat at nagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ngayon pong malapit ang Kapaskuhan at Kapistahan ng Adviento, meron po tayong panahon na pagdarasal, pagsisimba at paggawa ng mabuti sa kapwa, lalong-lalo na sa mga hikahos. Ito po ay napakagandang paghahanda, hindi lamang sa kapanganakan ng Panginoon, kundi na rin sa muling pagbabalik ng Panginoon bilang hukom. Amen. Diyos na pinamayon.